because I am specifically speaking about you, kayo mga katikista, kami mga pare, kayo mga mother, po. Kaya po, sa hap ito, ang nabili po nilang to ay it's all about unity and diversity. Okay, napakalaki pong idea, what is unity and diversity? Ito pong topic na ito ay unang po na akong na-encounter sa isang po naming Peace Congress sa Pokodanan Movement. Doon ako ay seminarist sa PAP. That was year 1998. Noong panahon ako po ay nasa lima pa. Tingnan po natin, okay? Kasi muna po, tingnan po natin. Una, before we talk about unity and diversity, kailangan muna natin magkaroon ng reality check. Okay, what is the reality check? Sabi po doon sa nakalagay doon, existence of divisions among people. Pagkakahiwa-hiwalay. Lahat po tayo, meron dito nagkakahiwa-hiwalay. Sa ating pong workplace, sa ating mga paro-parokya, kahit sa pamilya, meron pagkakahiwa-hiwalay. Okay? Minsan, sa pagkakahiwa-hiwalay, mahirap magkasundo. Minsan, sa pagkakahiwa-hiwalay, doon nagkakaroon ng hindi magandang relasyon. At yun po ito. Okay. Yun po ito. Hindi nagkasundo sa isang bagay, ang mga MSK, tatayo na po kami ng sarili namin tolo. Hihiwalay na po kami dyan. Okay? Sasabihin ng iba, pag hindi nakasundo ang pare, magre-resign na lang ako at pagkatapos ng termino ng pare niya, siya parang ko ba? Okay? Tignan po natin, let us define division. Sabi po ng isang dictionary, nakita ko sa internet, that is Miriam Dictionary, sabi po, division is a condition or an instance of being divided in opinion or interest. Natural lang po yan na magkaroon tayo ng kanya-kanyang mga opinion, kanya-kanyang interest. Bakit? Iba-iba naman tayo eh, di ba? Iba-iba tayo. Okay. Hindi yung pwedeng parang katulad ng isang uniform na magkakaulan. Okay. Iba-iba po tayo. Pero ang malungkot na bahagi ay nasa self-definition na kung mayroong instance na being divided in opinion or interest, anong mas nakakalungkot? Dahil sa disagreement between two or more groups, typically producing tension or hostility. And that is what is happening in the local church. And that is what is happening in the organization of catechism. So, mga nakaraang panahon, at nangyayari pa rin ngayon. And that is what is happening sa mga parokya. Kung sino ang mas mataas ang ihip, siya ang nagbuhay. Hindi ko alam kung pamataas pa kayo ang ibig. Pababa lahat ang ibig natin, di ba? Pero ang nakakatungkot po ito, yung reality mo na kakaaway-away dahil sa palangang palangkaya, di ba? Ang reality po ito na nakakalungkot, okay? May gagawin ang maganda, pero bago magawa yung magandang iyon, magkakatapuhan. Okay? Ano nangyari sa atin? Okay po? Bakit po ganito? Sabi po, what divides people? Ano yung mga causes kung bakit iba-iba tayo? Okay? Bakit iba-iba ang ating pananaw? Okay? Bakit iba-iba? Minsan hindi nagkakasundo. Bakit minsan ang dalawang strong personalities ay nagkaklash?
gayahin ko po sa ating floor, sa ating workplace, bilang mga katingista. And let me speak about you. Each one of us may have this. The first reason kung bakit tayo ay nagkakahiwa-hiwalay, it is because of our language and of our culture. Iba ang kultura. Halimbawa po katulad niyan, pag pumunta ka sa Tupad Quezon at nakapakinig ka ng isang salita, taka ka yata, hindi ka nag-iisip para po sa kanila, yun ay kanila. Inikin. Salitain. Yun po. When ordinaryong lingwahe lang sa kanila yung takakal. Diba? Pero pagpunta ka sa aming bayan, sa Chao Queso, lalo-lalo na sa aking pamokya, kabay, Chao Queso, pag nagsalita kita, takakal. It's a big thing from them. At ano ang sinasabi? Para sa kanila, ipinababa ko na sila para sa kanila, para hindi na sila ng aral. Para sa kanila, para hindi sila nakatulog. At para sa kanila, irereklamo na napahin. Ay! Ay, mas malaman ang tropo. Pero yung aking language, mga salita ay ang bawat isa. Sa mga katikista ay nasi-existing. Okay? Gulong-gulong. Magsisimula ang gulong doon sa may pintuan, iikon, nangiikon, akala hindi makakarating sa tabi. Hindi. Nadagdagan, nadagdagan. At marami po tayo ganito. Okay? Nakita niyo may picture? Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Our language na dapat ay nakapag-unionize sa atin, there are times itong language na ito, colored with emotion, ang nakapag-divide sa atin. Ito ang nakapag-nakikos ng iwahiwalay natin o pag-iwahiwalay ng mga katikista. Nakapag-inigin ko lang sa boses na ito. Sorry ka na. Ikalawa po, the reason kung bakit minsan ay iba't iba tayo ay because of the educational background. Hindi po lahat ng katikista, katikista mo ang masok sa pagka-katikista ay professionally retired. Ano po? What I mean of professionally retired, they retire from being a teacher, a principal. They retire from being a sabi natin, ano ang profession na mayroon sila? Okay? At ngayon naman dahil they spend their days and their strength sa pagtuturo noong una, ngayon sila retired na, nagahanap pa rin ang gawain, kaya ng katikista. Hindi lahat ng katikista ay mula sa level ng professionally retired. Hindi lahat ng katikista ay well off. Hindi lahat ng katikista ay hindi nakapag katikista na hindi nakatapos. Mayroong katikista na grade 3 lang ang tinapos. And yet, nag-aral siya ng pagiging katikista. Diba? Hindi lahat professional. Mayroong unprofessional. Hindi talagang ano, nagkaroon ng formal training sa school. Diba? Minsan nagkakamali sa pagsasalita. Iko-correct. Diba? Nagkakakatikista. Minsan, iko-correct in front of many. Dahil siya ang magaling. Iko-correct ang grammar sa English. Iko-correct ang pag-report ng finances. In front of many. Because of the educational background, hindi lahat ay mayroong educational background na maganda. Hindi lahat ay professionally
sabi natin, professionally tayo, ano ang nangyayari? Nagkakaroon ng division. Ano ang sasabihin ng lower class? Sasabihin na, ay sila na ang magaling. At sasabihin ng iba, ay kayo na ang magaling at kayo na ang di marunong. Diba? Because, kahit pa paano po, nakaka-apekto yun sa personal din ang bawat isa. Ikatlo po, the reason ay ito, family upbringing. When I say family upbringing, ito ay nakakahulugan ng kung paano tayo pinalaki ng ating mga magulang. Yan po. Kung paano tayo pinalaki ng ating mga magulang, ang katikista ay tumutugon sa kanyang misyon kung paano siya tinuruan ng kanyang mga magulang. Okay? Kung paano siya mag-respond sa kanyang responsibilities bilang isang katikista, ito ay nakabase kung ano ang natutunan niya noong unang-una pa sa kanyang pamilya. Kaya nga po ang isang katikista ay nasanay na sa environment at kinalakhan niya ang masakit magsalita. Huwag kang aasa na kapag sinaling katikista hindi sasakit o hindi minsan mapapabigla siya at mabigli siyang masakit magsalita. Kung ang katikista ay lumaki sa isang sigurito na pamilya na tinuturuan niya, ikaw lang magaling, ikaw lang lahat. Masipag na masipag. Diba? Pagdating na siya'y laging katikista at siya'y laging leader, hindi siya mag-share ng kanyang mga kawain at responsibilities sa ibang katikista. Ano gagawin niya? Siya na lang lahat. Ako. Akin. Tapos mamaya, maglilip lang ako kayo, Father, ako na lang lahat eh. Hindi na ako inulungan. Eh, paano kasi? Gusto mo yung ikaw, hindi ikaw, pinabayaan ka na. Totoo po yun, di ba? Thus, there are times, ito'y nanggagaling sa pamilya na pinagmula natin. Kung paano tayo nilalaki ng ating mga kapamilya, ng ating mga magulang, yun din ang response na makikita natin. Next, na nakaka-apekto at nakapagbibigay ng division sa atin ay ang ating personal issues and self-esteem. Lahat po tayo may personal issues. Lahat tayo mayroong pinagmulan ng galit. Lahat po tayo mayroong kinatatakutan. Lahat tayo mayroong mga itinatalo. Lahat tayo mayroong mga issues sa buhay. Yung mga hindi nakapag-move-on sa mga nakaka-away. Nakakalungkot kong isipin. Bakit? Minsan, katikista na. Kaya pala hindi na pupumbisa ng mga kapatawad. Hindi makapagpatawad. Bakit? Dahil sa ginawa ng kanyang kapwa at gusto. Nakakalungkot isipin. Minsan po ang mga katikista dahil sa self-esteem, minsan ayaw tumanggap ng responsibilities. Ang pinakamahirap po ngayon ay ang maghanap ng head catechist. Tanggihan at tanggihan, ikaw na nga, ako'y 3 taon na. Eh ikaw na ulit, total 3 taon na, gawin mo ng 6 taon. Di ba? Ayaw tumanggap ng responsibilities.
niya, magkakamali siya. Lagi iniisip niya, hindi niya kaya, hindi niya magagawa. Eh, hindi ba naman kasi susubukan? There are a lot of personal issues sa mga Kristiyan. Pero ito po sinasabi mo ito, introduction na ito. Okay? Kasunod po, na nakapag-divide sa mga tao, lalo-lalo na sa mga Kristiyan, ay ito, competitive and individualistic mentality. Competitive, you always think that what they are doing is competition. They always think, or many people think, na ang kanilang ginagawa ay competition, pataasan ng iyan, pagagalingan, ang manalo ay di siya panalo, ang talo ay di better luck next time. Always a competition. Okay? Kaya nga, minsan, pagalingan. Kaya hindi nagkakasap to. Okay? Kasi lahat kami magagaling. Lahat gusto nga ko na. Because of that competition, that idea na, yeah, I have to compete with my co-colleagues. I have to compete with my co-leaders. I have to compete just to earn such esteem na mas papalapit ako sa pare o sa maraming tao. Bakit? Dahil ako ng buhay. Kung nakapun na lang. Pero hindi naman po yun. There comes that individualistic mentality. And what is an individualistic mentality? Na ang tao ngayon, ang gusto, siya lang. Siya lang ang Diyos. Kaya ko to, dahil ako ay nag-iisa. Kaya ko to, kahit ako lang. At ano ang nangyayari ngayon? Dahil na gano'n? Okay? There are times ito ang ikinikilos ng maraming nating leaders. Kaya hindi sila natututo mag-share. Kaya pag nag-i-eleksyon na, walang tumanggap kasi walang natuto ng kanyang ginagawa. At kapag siya'y umalis, back to zero ang lahat because nobody knows how to do the mission. How to be a leader. Go. There exists divisions among people, church hierarchy, okay? Church workers, and especially us Catholics. Hindi lamang po ang pagkakahiwalay ay makikita po natin sa hindi religious groups, sa government, hindi lamang doon. Okay? Ang reality po ay kung tinignan po natin ang pagkakahiwalay, ang mga tao nag-iwalay na dati na may pagkakaibigan, ang mga tao na dito sa simbahan na dapat ay pinag-iisa ng Eucharistia ay naghihiwalay din. Ano ang nakaka-apekto? Ang sarili natin. Ano ang nakaka-apekto? Ang family background natin. Ano ang nakaka-apekto? Ang educational background natin. Ano ang nakaka-apekto? Ang pakikipag-tumpit natin. Pakikipag-paligsahan natin. Pakikipag-pagalingan natin. Kaya dahil doon our response to God is bakit? Dahil pag hindi nagkasundo, lagi ang ginagawa ng marami na ito ay resign. Hindi ito ba sa mga tagalimahan?
sa inyo yan, sa inyo, sa inyo lahat. I resign. At yung nag-resign daw yun ay nakakabalik. Minsan ay hindi na. Kanino ba ba naglilingkod? Sa Diyos ba ako sa bahay o sa katilista? Ay bakit? Nagdaman lang may ng away ng kasama mo ay iniwan mo na ang inyong paglilingkod sa Diyos. Ako, our response to God as catechism sa Bethlehem. Ano po? Kaya pumunin na po natin, napaka-timely po ang year na ito, na dinigdare na Year of the Parish, Communion of Communities. Okay. So kanina, marami na po sinabi kanina dito si Father Richard Lagos about our team. Okay. Pero ito lang po magandang pansinin natin. Very timely po ang topic na ipinigay na napagkasundan po nung kami po nagpili noong February. At ito lang ang simulan ko. Po. Sabi po, unity in diversity. Yan po ang pinaka-topic po natin. Gusto ko po pasimulan ang pag-discuss sa talk na ito sa prayer ng ating Panginoon sa Kristo. What is that prayer? Coming from John 17:21, sinasabi po doon, that all of them may be one. Father, as you are in me and I in you, they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. Very obvious po that this very, very prayer of our Lord Jesus Christ is a prayer of unity. Okay? And how He wished na tayong tao ay magkaisa, katulad po na pagkakaisa ng Ama at ng Anak, tayo yung itimabing kaysa nila. At, para, at dahil doon, kapag nagkaisa ng lahat, ipinakikilala natin na si Jesus ay tunay na sinubo sa atin. Okay? Sabi po, the first topic of this topic, unity and diversity, is diversity. Diversity, ayon po sa isang definition ng isang dictionary, sabi po, the concept diverse of diversity encompasses acceptance and respect. It means understanding that each individual is unique and recognizing our individual differences. These can be along the dimension of race, ethnicity, gender, sexual orientation, socioeconomic status, age, physical abilities, religious beliefs, political beliefs, or other ideologies. Okay po kung yan yung nabasa ko lang po. Diversity is an exploration of these differences in safe, positive and nurturing environment. It is about understanding each other and moving beyond simple tolerance and celebrating the rich dimension of diversity contained within each individual. To understand this, tignan mo natin, ano ba talaga ang diversity? First point of this diversity, each person is unique. Pag sinabi pong unique, each creation is of being one. Nag-iisa ka lang. No duplication. No replication. Each one of us is unique. At yun naman ang pagkakaling na sa atin ng Diyos, when He created us in His image, He created us with uniqueness. Nag-iisa lang si Sister Bungie. Nag-iisa lang si Sister Noma. Nag-iisa lang si Father Ariel. Diba? Nag-iisa lang ang bawat isa. Nag-iisa lang si Ate Jinky.
Christ, iba-iba tayo. Magkakaiba tayo, unique. Okay? Unique ang bawat isa. Okay? Wala kang katulad. Wala kang katulad si Father at Ariel. Diba? Sa mga tagaipan, may katulad ko si Father Frank. Sa mga tagaipan, Pablo, may katulad ko si Father Jesse. Wala. Wala rin katulad ko. O, kasi wala rin katulad sa akin, umubos rin ko. Okay? Pero, in the, when we are talking about diversity, the first point is this, each person is unique. You are unique. I am unique. He is unique. Ibig sabihin, nag-iisa lang siya. Nag-iisa lang ako. Nag-iisa lang siya. Okay? Pero hindi lang iyon. Kung lahat tayo ay lahat tayo ay unique, magkakaiba tayo. Sa totoo lang, bawat isa talaga ay magkakaiba. Okay? Magkakaiba tayo. Okay? Granted that meron tayong iba't ibang backgrounds, granted that meron tayong iba't ibang opinions, granted that meron tayong iba't ibang paniniwala, granted that may kanya-kanya tayong pamamaraan kung paano tumugon sa buhay natin, granted that may iba't iba tayo, okay? Iba't iba tayo dahil tayo na, dilika tayo ng Diyos at tayo na. Okay? We are unique eh, di ba? Pero sabi nga, when we are talking about diversity, okay, mayroong differences. Okay? Unique tayo. Mayroong differences. Differences always vary. Okay? In the dimension of race, ethnicity, gender, sexual orientation, socio-economic system, age, physical abilities, religious beliefs, political beliefs, other ideologies. Okay? Iba't-iba po tayo. Okay? Ako po, ang lahi ko po ay pinaghalo, taga-Peso at Ilocano. Pero ito po ako, kuribot. Kuribot lang po ako po. Walang pera. Okay? Meron po dito, taga-Mindoro. They call them, kung yung locals po talaga, they call them Pangyan. Diba? Okay? Meron dito mga taga-Laguna, meron dito mga taga-Pumaka, tawag po namin sa mga taga-Pumaka, may taga-Sinangan. Okay? Meron mga Batanggenyo. Ala eh. Ito ba? Iba't iba po tayo. Okay? Iba't iba. May differences. Pero ano ang pinaka-importante dito? If each one of us is unique, if there are a lot of differences existing in each one of us, ang pinakamahalaga po ito, when we are talking about diversity, ito ang sinasabi sa atin, we must understand each other. We must accept each other. We must respect each other. Okay? Kaya nga po, we need to understand people, okay? We need to accept each other, okay? We need to respect our neighbor. At ito po ang katotohanan mo po. Ito ang nakakalimutan natin, una, umunawa. Kasi, bilang mga katikista, we are so learned. Okay? Marami na tayong alam tungkol sa ating pananampalataya. Pero there are times, simple pang-unawa sa kailangan ng kapwa-katikista, sa kakanyahan ng kapwa-katikista, hindi natin maibigay. Why? Because there are some pride in us na dahil tayo ng training, dahil sinabi na yan, we became impatient to understand other people, especially yung lahat, lalo-lalo na yung mga may problema sa buhay, lalo-lalo na yung nahihirapan, lalo-lalo na yung walang-wala. Okay. Understand. Unawain. Umunawa.
kung gusto ninyo, kung ang bawat nag-iisa lang ay umunawa sa background ng bawat isa, makikita nyo, ah, kaya pala siya'y ganun. Kaya pala siya'y ganun. Ayun pala ang kanyang bakit. I watched a video of a student and a teacher. Yung student, laging late siya. Umapasok sa kanyang klase. Ang ruling doong teacher, sa India po yun ha, sa India. Ang ruling po ng isang teacher na yon, kapag huli ka, papaluin ka ng stick sa kamay. Okay? Tatlong palo. 1, 2, 3. Okay po? Yung una, nahuli siya, pinalo siya. Nung ikalawa, nahuli siya uli, pinalo siya. Nung ikatlo, hindi na pumasok yung bata. Nagtakalimutin siya. Kaya nung ginawa niya, yung teacher, tinignan niya, sinundan-sundan niya yung kanyang student niya. Bakit ba yun hindi nakakapasok? Bakit ba yun ay late palagi? Alam mo pa rin ginagawa ng bata? Every morning, siya'y nag-deliver ng newspaper sa mga bahay. Dapat po na niyang tapusin niya. Bago siya bumasok. Dahil wala siyang pagbago. Nung malaman, noong teacher, anong ginawa niya bakit ng bata? Iyakap na lang. Inatiyakap na lang niya. Understand the background of each one. Alamin ninyo, kilalanin ninyo ang isang isa. Okay. Pag hindi nyo maunawaan, ibig sabihin, hindi nyo makilala ang bawat isa. Pero hindi lamang iyon. Kung mayroon siyang kahinaan, tulungan mo, tanggapin mo. Kung mayroong kakaibang siya, tanggapin mo. Tulungan mo. Hindi naman dapat ay kung ano yung pag-iisip mo, yung aking pag-iisip din niya. Pero hindi lang yun. Sabi nga, respect. Respect. Unity and diversity is a concept of unity without uniformity. And diversity without fragmentation. The shift focus from unity based on the mere tolerance of physical, cultural, linguistic, social, religious, ideology, and psychological differences towards a more complex unity based on an understanding that differences enriches human interaction. Kahit ba tayo ay iba-iba, ito ang ipinakaalan sa atin ang topic natin na unity and diversity. Okay? Kahit tayo ay iba-iba, pwede tayong magka-isa-isa kung uunawain natin ang isa't isa, tatanggapin natin ang isa't isa, at kung titignan natin na ang bawat pagkakaiba-iba natin ay mas malaking pagkakataon. Mas malaking pagkakataon para tayo magbigay ng sarili. Para mas umunawa. Okay? Para magkasama-sama. At mas maunawaan ang bawat isa. Okay? Kaya nasabi po ni Mayor Bauman, sabi po niya, unity in the midst of diversity can be made to be felt only by touching the very core of the heart. Only by touching the very core of the heart. Which means, kapag gusto mong magpagkaisa, kahit ikaw ay
hindi, kahit kayo'y pagkakaiba-iba yung puso.